Magandang araw. Ito yung car wash na may nagtatanong kasi sa akin. Maraming nagtatanong kung pwede ba yung dalawang timer sa isang car wash motor. Okay? Yung Kawasaki belt type na motor. So kung nakikita nyo dito, ito yung belt type na Kawasaki motor. Ito yung kadalasan ginagamit na pang car wash. Kung nakikita nyo, may dalawang bulb dito. Yan. Bulb dyan. Ito yung kung gagamitin mo ito, lalagyan mo ito ng hose, gagamitin mo personal, hindi mo nilagyan ng timer. Pwede ka gagamit ng dalawang hose, di ba? May tubig na lalabas dito. Yan. So ang gagawin natin is kadalasan yung ginagawa ng setup niyo ay isang timer sa nakikita niyo ngayon, dalawang timer to kasi sinet na ko ito dalawang timer, tapos dalawang queen slot yan ito. Dalawang queen slot ito. Itong queen slot na nandito, itong isa is itong sa timer. So mamaya ititest natin to kung huhulog tayo dito ng queen ay magbibigay ito ng time. So iilaw tong load natin kung ito yung car wash under. Ito kasi yung solid state relay na nakakonect siya dito. Tapos yung timer, nakakonect sila dito sa isa relay, itong dalawa. So, balik tayo dito sa diagram. Ang gagawin natin para yung motor, car wash motor, isang car wash motor, dalawa yung timer. So, imagine kung may apat na motor ka, tapos malaki yung kita mo, aabot ng 10,000 per month, kasi apat yung motor mo. So, sabay-sabay, andar siya. Imagine kung 10,000, so kung dalawa na lang yung gagamitin mo, kasi sa isang motor, dalawang timer, malaki yung masisave mo, di ba? Let's say kung ang kuryente mo dahil sa motor lang is 3,000, sa 10,000 na kita mo, so 7,000 na lang yung sayo. So imagine kung yung 3,000 is mababawasan mo, ang apat na motor, dalawa na lang yung paandarin mo, kasi sa isang motor, dalawa ang magagamit na magka-car wash, so malaki yung save para sa iyo, 'di ba, yung sa kuryente. Ang problema lang ay mag-add ka ng extra wiring. So, ito na yung wiring na to, ito yung timer. Ito yung timer, kino-connect natin dito sa relay. So, yung diagram nito, guys, katulad lang din nito, itong nakikita nyo. Ang difference lang ay isang queen slot para sa isang timer tapos another queen slot na naman para sa isang timer, 'di ba? So, dalawang timer, dalawang queen slot, ganito lang din yung connection. Itinuturo ko naman kung paano i-connect yung timer patungo sa queen slot, 'di ba? Yung queen slot patungo sa timer, timer patungo sa queen slot. Marami naman tutorial diyan sa YouTube, makikita niyo rin, 'di ba? Pero sa nakaraang video ko ipinakita ko paano niyo i-connect, 'di ba? Madali lang naman ito i-connect, yung negative, yung black, tapos yung positive, tapos yung white is yung queen signal, 'di ba? So, ngayon ang i-add nyo lang dito sa diagram, sorry sa ngayon, medyo pinakita ko lang ito sa inyo na posible siya na dalawang timer sa isang motor, car wash motor, di ba? So, marami kasi nagtatanong sa akin kung pwede ba ipapakita ko yung diagram. So, ipapakita ko sa susunod yung detalyado na diagram. Sa ngayon, medyo pinapakita ko lang sa inyo na mag-work talaga siya. So, balik tayo dito sa screen. Ito yung diagram. So, ganito lang din yung connection. So, kung may timer ka ditong isang timer para magkoconnect dito. Ito kasi yung magpapa-under ng car wash, di ba? I-explain ko na to sa nakaraang video, di ba? Ganito lang din. Yung black, i-connect mo dito. Tapos yung gray na, itong gray wire ng relay. Yan, dito sa relay na nakikita nyo dito. Yung relay, yung gray, no? Na, hindi pala. Brown. Kapag magsasabi ako ng gray, brown yun. mali yun. Yung brown, i-connect nyo dito sa positive input ng relay. Okay? So, ganun lang. Kasi kapag walang time, ang logic kasi dito, kasi kapag walang time, mag-open to. So, walang connection. Okay? Walang time silang dalawa, mag-open to. So, walang connection, hindi under yung car wash. Pero, kung isa sa kanila may time, under yung car wash. Kung yung dalawa naman ang may time, walang problema, under rin yung car wash. Makagamit ka, makakapag-car wash yung customer na gagamit, di ba? Ngayon, ang problema natin,
paano yung dito sa connection ng bulb ng ito ng Kawasaki motor. Ito, hindi pa dumating, nag-order ako sa online, papakita ko sa inyo kung tama yung in-order ko. Ito yung example, pero ito yung sa baldi-baldi na tubig. Ito yung ginamit ko na yung kung magbebenta ka ng tubig na baldi-baldi. So piso, so dalawang piso isang balde, di ba? So kung hulog sila ng piso, so half lang ng balde ang tubig na makukuha nila. So dapat 2 piso yung ihuhulog nila sa Queenslot para aagas siya, tapos exactly na isang balde, dalawang piso. Yan. Ito yung tinatawag na solenoid bulb or electronic bulb na mag-trigger. Ito yung normally close. So, ibig sabihin, kung may grip po ka sa labas ng bahay ninyo, tapos maraming customer na mag- kukuha ng tubig sa inyo, so hindi mo na babantayan kasi huhulog-hulog na. So kapag walang piso, hindi aagas yung tubig. So ganun yung logic ng gagamitin natin dito sa car wash. Pero iba lang na solenoid yun. Hindi ko maipapakita nyo kasi in-order ko pa sa online. Kung matanggap ko na yun, papaandarin ko yung actual na car wash, papakita ko sa inyo yung paano at ano yung specification ng solenoid para mabili nyo sa online. Binili ko lang, nakita ko lang sa online para lang ipapakita sa inyo kung paano gagawa ng ganito. So ito yung logic. Gagawa tayo ng solenoid, ikukunik natin sarili natin, meaning kung may timer mag-open to siya. Meaning yung timer, kung may time ngayon zero, so close, walang tubig, hindi aagas, hindi naman aandar yung car wash, di ba? So kung isa lang ang may time, yung isa wala, so automatic yung solenoid niya or yung bulb niya nag-off, hindi aagas yung tubig. So yung hose, yung customer, hindi makagamit kahit under yung car wash natin. Kasi ang logic kasi, under yung car wash, kahit isa sa kanila, kapag under or may time yung timer, under yung car wash. Pero ang solenoid hindi mag-open kung walang time, hindi under. So si solenoid iti-trigger ng relay dito. So kapag nakapag-trigger siya ng sa car wash, meaning matri-trigger din niya 'yon. Ito, kung itong isa is walang time, hindi niya trini-trigger yung solenoid kahit pa yung isa umaandar na yung car wash, walang tubig na aagos. Okay? Sana naintindihan niyo 'yan. Ngayon, part 1 pa lang 'to sa car wash na dalawang timer, isang motor. Okay? Ito yung solenoid. So ngayon, ang ipinapakita ko sa inyo, timer pa lang 'to na nag-trigger sa relay, itong solid state relay na to, para aandar yung car wash. So ngayon, iti-test natin, minus muna itong solenoid na pinakita ko, kasi hindi ito yung actual na solenoid na gagamitin natin. Hindi ito yung solenoid or yung electronic bulb na gagamitin natin. Ito yung sa hulog-hulog piso kasi na tubig yung baldi-baldi. So ito yung ginagamit ko. Okay to siya. Pero hindi ito siya kasya kasi dito sa itong nakikita nyo dito sa screen. Ito kasi one half. Hindi ito kasya doon. Malaki ito at hindi ito plastic. Yung order ko kasi is metal. Okay? Ngayon, itratry na natin. So, ang una kong hulugan itong timer na to. Itong nandito at itong Queenslot. So, hulugan ko ng Queens. Piso lang yung nakikita nyo kasi hindi ko pa ito na-reset, na tatanggap lang ng 5 at 10 piso coin. Okay, piso. 3 minutes to. Sinet ko na to bilang 3 minutes. Yan. Okay? Umaandar. Tingnan nyo, umaandar. 3 minutes. Umaandar. So, kung motor pa yan, umaandar na yung motor. Diba? So, imomove ko lang dito. Medyo masakit sa mata. Yan. Umaandar na siya. Imagine, 0 pa yung time. So, kung papatayin natin, tingnan nyo. Papatayin ko yan. Mazi-zero na yung time. Okay, yan. Okay. Nawawala rin. Yung hindi na nag-trigger to. Kasi pinatay natin, di ba? So, dito naman, sa kabila, yan. Ito, 5 piso coin. Sinet ko na kasi ito. Na-reset ko na to. 5 at 10 piso coin ang tatanggapin ito. So, 5 piso coin yung tatanggapin. Ilalagay ko. Tapos, 3 minutes yung lalabas. Yan. Okay? So, tingnan nyo. May time, walang time, maandar siya. Okay? So, ngayon, pagsasabayin ko.
Okay, hulugan ko to ng coins. Yan, okay? Tingnan nyo. May time silang dalawa umaandar. So kung ang motor, umaandar yung motor. Okay? Ngayon, mamanwalin ko na i-reset to maging 0 to. Let's say, wala nang time siya at mawawala na yan. Okay? Walang time, magiging 0 to, pero andar pa rin yung motor. Pero, again, kung may bulb pa to, kung nagsi-zero na to siya, yung bulb, mag-close yung bulb, hindi na aagos yung tubig. So, yung customer na lang na may time, yung aagos yung tubig, diba? Sana naiintindihan nyo. So, papatayin ko to, pero tingnan nyo, hindi mamamatay yung ilaw. So, meaning, hindi mamamatay yung, kung sa actual na hulog-hulog na to, hindi mamamatay yung car wash motor natin. Okay, kasi may time yung isa, ito lang yung tinatanggal natin or pinapatay natin. Okay? Imagine, nagiging zero na siya, yan. Oh, zero na, umaandar pa rin. Kasi, nag-trigger pa to dito. Yun, ang tanong ninyo, baka agos pa yung tubig. Yun na nga, yung explanation ko, nagagamit tayo nitong bulb na to, meaning, wala nang time, mag-trip off na to siya. So, wala nang supply, yung bulb nito, kasi normally close yung gagamitin natin, normally close, mag-off na to. Kung sa gripo pa guys, kung ito yung gripo ninyo, kung wala nang time, kung ito yung open ng gripo, ito yung isa, so aagos na yung tubig. So kapag wala na ng time, ito turn off ni valve na, hindi na aagos, wala ka ng time. Kailangan mo nang maghulog na naman ng pera para mag-aagos to. Okay? So, yan. Okay, may time kasi meron pang time yung isa. So para aagos, huhulog na naman siya dito. Okay, tingnan mo. May 3 minutes na. So, yun, mag-trigger na naman yung solenoid, itong electronic bulb, kasi may kuryente mag-trigger yung relay, andar to, ito mag-open. So, yung manual pa, yung gripo, agos na rin yung tubig. So, meaning, yung car wash mo, makakagamit ka na, makakapag-car wash ka na. So, yun, tingnan nyo, 33 seconds, mag-zero yan, hindi pa rin tumamatay itong ilaw na to kasi nandito pa siya. Okay? May time pa kasi dito, 2 minutes, tapos siya 23 seconds ngayon, 22 seconds, magzi-zero yan, iilaw pa rin yan. So, kung sa car wash, andar pa rin. Yan, 10 seconds, 9, 8. Okay, so zero na siya, so meaning, pag zero nito, yung customer na gumagamit ng car wash, automatically mag-off yung ginagamit niya na hose para sa pagka-car wash kasi nag-off na yung solenoid niya kasi wala nang time. So yung relay, sasabihin niya wala nang time, so mag-turn off na to, hindi na aagos yung tubig. Yung isa mayroon pa kasing time, so aagos pa yung tubig, so makagamit pa siya. So di ba? So dalawang timer, tingnan natin, paabotin natin to hanggang zero, hindi ko i-manual turn off. Tingnan natin yung ilaw, mawawala yung ilaw. So sa ganitong paraan, kung marami kang car wash diyan, 5, 10 car wash, 10 timer, 10 car wash motor ginamit mo. So kung ito yung setup na gagamitin mo, yun, di ba? Kung i-customize mo pa yung car wash mo na gagawan mo pa ng isang car wash, tatlong, kung mag-eksperimento ka pa dyan, isang car wash motor, tatlong timer, yes, pwede yun. Sa car wash motor kasi, kung hindi ako nagkakamali, dalawa pa lang yung nagamit ko dyan. So, pero may bulb naman na tinatawag nila yung T-bulb para yung isa magiging dalawa yung output. So, imagine, sa isang car wash, hindi ko pa na-try yun guys, na sa isang car wash, more than dalawa yung hose na gagamitin mo, kung ang pressure niya mababago ba or kaya pa ba ni car wash, kaya pa ba ni yung belt car wash motor na bubuga ng malakas na tubig kahit sobra na sa dalawa. So sa ngayon dalawa, so pinakita ko posible na gagamit tayo ng dalawa, tatlo, apat na timer, pero depende yung pressure, hindi ba magbabago kung more than 2. Sa 2 kasi na try ko na okay lang yung pressure. Ngayon 4 seconds, 3, 2, yung ilaw, mapapatay. Yan. Okay? So, hindi naaandar kasi walang time, wala nang gumagamit. Okay? So, yung motor, hindi naaandar. Okay? Ang sa bulb lang kasi, bakit gagamit tayo ng bulb? Ito kasi yung mag-switch off. Okay? Ibabalik ko na naman yung explanation ko.
Ang valve kasi, yung timer kasi, kahit isa o silang dalawa andar, magtri-trigger sila sa motor. Pero yung motor kasi, hindi niya alam kung sinong customer na gumagamit. Doon ba sa isang valve, yung sa left or sa right valve ba? Hindi alam ni car wash motor yan. So kaya gumagawa tayo ng valve para siya yung magtri-trigger. Oy, yung customer number one ang gumagamit. So ang andar na valve, yung customer number one lang. Oy, andar, may naghulog sa timer 2. May customer 2 na tayo. Andar naman yung solenoid or yung valve 2 natin. Okay? So siya yung magre-regulate o siya yung magbibigay ng signal. Customer number 1, okay, may time ka. Okay, may tubig akong ibibigay sa'yo. Customer number 2, wala nang time. Okay, wala na akong tubig na ibibigay sa'yo, pero andar pa rin yung motor. Okay? Kasi si motor is dito, ang timer yun ang magtri-trigger. Pero again, hindi alam ni motor kung saan niya ipala, kung sino ang gumagamit, si customer 1 o si customer 2 ba, o silang dalawa ba. Basta automatic, kapag walang customer na gumagamit, mamamatay yung motor. Katulad nitong nangyayari ngayon. Ito, yung valve. Siguro mga next week o next week pa maabot yung in-order ko na valve, papakita ko sa inyo at ano yung specific specs para specific specification ng valve na nabili ko. Itong valve na to, again, ito yung valve sa baldi-baldi na tubig. Hindi ito pwede para sa yung car wash ng motor. Okay? Sa diagram naman ito, guys, ito lang yung nakikita nyo dito sa website na to. Ganun lang din yon. Ang kaibahan lang is dalawa ang timer. Katulad nito, dalawa yung timer na nakakonnect sa kanya. Parallel yung connection. So, hindi series. Kasi kung series, dapat silang dalawa ang andar. Ang parallel, isa man sa kanila o silang dalawa ang andar, mag-trigger tong relay na to. Okay? So, parallel meaning, yung block ng isang, kung may timer dito, nakakonnect din dito sa block, yung brown, nakakonnect sa brown. So, huwag kayong mag-alala, baka sa susunod na mga video ko, gagawan ko ng detailed na block diagram ba, or block diagram lang. At least marami naman akong diagram na nakita nyo na dito sa nakaraang video. Okay? So ang konsepto niya, guys, ganun lang naman eh. Ang connection dito, yung 12 volts, ganun lang din yung supply dito. Ang logic lang or ang konsepto ay magdadagdag lang tayo ng dalawang isang timer at isang quinslet. Okay, yung sa isip nyo, more than, what if kung more than 2 sa timer, yes, more than 2 or 3, 4 na timer sa isang motor, pwede yan kasi electronics wiring lang naman yan. Ang problema is yung pressure. Kaya ba ni car wash motor na yung pag-aandar niya, imagine 4 yung sabay-sabay na gagamit, yung pressure niya, kaya pa ba niya? So yan yung dapat siguro eksperimentuhan ko kung kaya ba. Imagine isang car wash motor nyo, tatlong timer ang gagamitin nyo. So napakalaking tipid ng kuryente, di ba? Sa kuryente lang, sa tubig ganun pa rin. Okay, thank you sa panonood. Hanggang sa susunod na naman.